Kung yung mga mayayaman nga, panagsugal, naghihirap eh. Huwag pa kaya mahirap, hikayat mo magsugal. The way na nag-promote ka ng sugal, tapos ikakatwiran mo sa mga followers mo na may gusto kang tulungan na mahirap, boy, bago mo tulungan yun, ilang buhay yung winasak mo. Walang yumama na mahirap na puro paglalaro lang sa sugal ang ginaatupag, boy. Huwag ka sana magalit, pero naging gamang ka sa pera, boy. Gusto ko na mag-vlog eh. Gusto mo mag-vlog? Upa nga! Ba't di ko maanin? Maano ka naman sa camera? Marunong ka magsalita. Kasi nakikita ko yung mga post mo minsan. Pag nagpapaliwanag ka ng isang bagay, okay ka naman. Oo nga, boy! Ba't di mo? Pasukin mo na yan. Kasi sabi nila okay daw kitaan dyan eh. Lalo sa pay. Uy, di. Manay mo. O 5 months from now, 1 year from now, isa ka na sa kilala. Tsaka susuportahan kita. Mukha ba? Eh, alam mo naman tayo, mas para tayo magkapatid kaysa sa mga kapatid mo eh. Yun nga, Kuis. Kaya nga ako nandito. Hihingi ako ng suporta mo tsaka advice. Ah, sige, yan ang mga gusto ko. Ayokong nakakanood ng mga kunwari naghiwalay, ng kunwari nag-away. Medyo toxic kasi. Kumbaga, ang bibili lang sa inyong boy, mga ano lang din, yung mga taong hindi pa mature mag-isip eh. Pero maganda kasi kolektahin mong followers, boy. Yung maaayos talaga. Hanggat maaari nga, ang kolektahin mo talaga dito yung mga may edad na kasi sila yung gusto nila matiwasay yung panonood. Tsaka, kumbaga, huwag ka nang gumaya sa iba na bad influence mo na bago magiging good boy. Laos na kasi yan eh. Nakaka-umay, promise. Eh, sa tingin mo, Kuis, ano kaya mga maganda kong gawing content? Eh, kung akong tatanungin mo about sa content, kasi mas gusto ko maging good influencer ka, boy. Kasi, pag naging good influencer ka, pwedeng manahin yun ng anak mo someday. So, nakakasawa na kasi yung ano yung misang puro angasan, puro kasinungalingan. Maraming ang bisa ganun. Kaya lang, ang makukolekta mo talagang viewers doon, mga barubal din mag-comment. Baka mamaya, madali pa yung page mo. Tsaka, kahit ano mangyari, boy, huwag kang gagawa ng mga bagay na alam mo makakalabag sa mata ng Diyos at mata ng tao. Kumbaga huwag kang magmadali, boy. Slowly but surely. Kasi nakita ko sa mga iba nagmadali, parang mabilis din bumagsak eh. Tama, Kuis. Kaya gusto ko sa'yo makapag-usap eh. Naging tama sinasabi mo. Ang tawa ko doon, boy. Grabe yung ginawa niyong content doon. Talagang patok na patok yung views, di ba? Cheers nga, Kuis. Look, yan. Galing mo mga tinuro mo. Eh, wala. Ang ano dyan kasi, boy, yun nga eh, mas mabuti nang kakaiba ka kaysa yung gumagaya ka. Di ba? Hanggat maaari nga, siguro, masasuggest ko sa'yo. Focus ka lang sa sarili mo. Kasi minsan, parang ako, pagka nakakita ko ng iba, parang minsan nakaramdaman ko na inggit, tapos parang gusto ko gayahin. Mas maganda siguro, huwag ka na lang tumingin sa iba. Focus sa sarili mo content. Tsaka ang bilis mo ang bilis mo million followers, boy. Biro mo, magdadalawang taon pa lang, di ba? Magmula na nag-usap tayo. Biruin mo yun? Oo nga, Kuis. Sobrang bilis. Kaya kahit pa paano, naabutan ko na si nanay. Kaya mga kapatid ko. Ayun. Amen, di ba? Yun yung sinasabi ko sa iyo, boy, kasi nga, ang proseso, kung ano yung umpisa mo, doon nakasalali lahat eh. Huwag ka na magpasali-saliwa o gagamit ka pa ng mga kaik-ikang para sumikat. Tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Basta pangako mo sa akin, boy, ha? Kahit ilang milyong followers pa yun, tsaka maka ilang milyong views ka, huwag mong babaguhin yung sarili mo. Lalo na sa magulang mo. Okay? Tsaka yan na yan. Baka yan na yung proseso ni Lord sa inyo na ikaw talaga yung magkaroon ng simpleng pangalan para maayos mo yung pamilya. Huwag na huwag kang mangangarap na sumikat ka at pabagsakin mo yung ibang kapatid mo hindi sumusuporta sa'yo. Hayaan mo na lang. Importante, may isa ka pa rin kapatid na sumusuporta sa'yo dyan kay nanay mo. Ganun lang, boy, ha? Okay? Oh, tapos ka na mag-edit ng sarili mo? Hindi, unti na lang. Okay na siguro to. Antok na rin ako. Sana doon na yung mga pintura? Okay na doon. Pagpahinga na rin. O nga pala, nakakita mo na ba yung mga post ng pinsan mo? Hindi ko pa nga nabibisita, isang linggo na eh. Ano bang ano? Anong update niya ngayon? Dami na ng milyong views, no? Nako, noon. Pero ngayon,
Bagsak ang views niya ngayon. Huh? Ganun? Oo. Alam mo kung bakit? Diba nung una, okay naman yung mga content niya. Oh. Yung mga minsan nag-joke siya, mga ganun. Hmm. Ngayon, mas mahaba na yung promote niya ng pagsusugal kaysa sa content niya. Nagpromote tayo ng sugal? Kaya hindi mo na nakikita yung post niya kasi ako, kahit ako mismo, hindi ko sinishare yung mga post niya. Tingnan niya. Ayan o. Tataka ako dyan sa batang yan. Hindi ba? Dahil sa pagkukontent niya. Ina mo, gumanda yung bahay niya. Nakabili ng mga gamit. Di ba nagkaroon pa nga sila ng bagong sopa? O, magkano yung sopa na yun, di ba? Ayun, sugal-sugal. O, tignan mo. Halos di nga maka 5,000 views sa isang content niya. Hindi. Tsaka, Jesus Maria Jose, pag nangyari sa iluboy. Di ba? Ba't naging ganyan yan? Kaya, sabi mo nga yung batang yan, ako, sayang naman kasi, ganda-ganda na ng umpisa niya, tapos ngayon, dahil lang sa pagsusugal, babagsak na naman siya. Mayroon kang makialam eh, kasi siyempre eh, diskarte niya yan po eh. Pero... kahit na eh, ikaw nga yung nagpush sa kanya na mag-ganun na nga lang, mag-vlog-vlog eh. Tignan mo oh, halos wala na siyang pagkakaiba sa mga toxic na vlogger. Tignan mo naman, dati-dati, ganda ng content niya, nakakatawa, merong mga content na makakapulutan ng aral. Tignan mo naman ngayon, halos nagmuha ng pere yung ano niya, content niya. Tsaka, nawala yung ano mo yun, yung parang yung quality, yung pagiging quality ng content niya, parang nawala na. Dahil dyan sa kakaganyan niya, kakapromote niya ng sugal. Mali ito. Umihikayat siya ng sugal. May yung mga level ng followers niya. Karamihan. Eksaktong buhay lang meron at mahihirap. Kung yung mga mayayaman niya, panagsugal, naghihirap eh. Yung pa kaya mahirap, hikayat yung magsugal. Mas lalo silang maghihirap. Mali. Sayang naman, boy. Nalungkot naman ako sa iyo bigla. 5 taon mo halos pinaghirapan tapos ganun-ganun na nawala. Sobra, boys. Hindi ko matanggap. Kasi nagtaka rin ako sa iyo. Bakit? Parang last year. Kasi, di ba sabi ko nga sa iyo, boy, nung una, gusto ko mag-focus ka sa pagiging good influencer eh. Bakit pumasok ka dun sa ano, sa online sugal? Eh, kuy, ang laki talaga kasi ng offer eh. Napagawa ko yung bahay, tapos nakabili ako ng motor. Yun nga, boy. Kaso, tingnan mo yung kapalit. Parang, dati, pagka-upload mo, parang kinabukasan, million views agad eh. Napansin ko rin talaga yun, kahit si ate mo, nung bigla ka nalang may sinisingit na link para sa online sugal. Parang bumaba yung views mo, boy. Actually, kuya, napansin ko na rin yan eh. Eh, kaya lang, laki talaga kasi ng pera nakukuha ko din. Yan na nga, boy. Ito, ano lang, boy, ha? Hindi ko naman sinasabing bad karma. Hindi ko totally idedirecta na bad karma. Boy, kasi ganito yan. Kung maiisip mo yung unang pinag-usapan natin, galing ka sa hirap, boy. Alam mo yung pakiramdam ng isang mahirap. Alam mo yung pakiramdam ng walang kasundo at walang sumusuporta ang pamilya. Alam mo lahat kung gaano kahirap maging mahirap. Kaya sabi ko, umpisahan mo kasi tingin ko naman, okay kang tao, baka ikaw na yung makikilala someday. At yun na nga, boy, nakuha mo yun. Kaya lang, boy, kasi sa pagpupromote mo ng sugal, 99% ng followers mo sa nakikita ko, yung iba kabataan, mga teenager, yung mga napapatawa mo, yung talagang pag tinignan mo yung profile picture, hindi pa sila hinog sa buhay. Kumbaga, karamihan ng followers mo, boy, 99% talaga mahihirap eh. Ngayon, dati ko pang gusto sabihin sa ito, kaya lang, baka sabihin mo naman, bitter ako sa ginagawa mo. Kaya hindi ko na ganong nilalike, boy. Magmula na nag-promote ka ng sugal, hindi ko na nilike, hindi ko na sinare. Kasi, boy, hindi kita ganun nakilala eh.
Ang pagkakilala ko sa'yo, mabuti kang tao eh. Ang gusto kong mangyari, galing ka sa hirap, alam mo yung pakiramdam na kapag mo may hirap dapat. Kaya alam ko kasi parang napagsamantala mo na yung mga followers mo sa ganun. Ginawa ko rin kasi yun, Kuis. Para makatulong sa iba eh. Boy, kasi yung ganyang katwiran, babarahin kita. Alam ko naman yung mga ganyang content, iikot talaga yung pera sa pamimigay eh. Hindi ako kontra dyan, boy ah. Amen yan kung nakakatulong kayo sa mga taong hopeless talaga tsaka walang-wala na, tas timing na tinulungan nyo. Sobrang amen ako doon, boy. Pero kasi, boy, the way na nag-promote ka ng sugal, tapos ikakatwiran mo sa mga followers mo na may gusto kang tulungan na mahirap, boy, bago mo tulungan yun, ilang buhay yung winasak mo. Ilang mahihirap yung napagsamantalahan mo. Iboy, yung ishare lang ng mga tao yung content mo, sobrang okay na sana yun. Sobrang powerful na yung boy. Anong nangyari, boy? Parang hindi ka sana magalit, pero naging gamang ka sa pera, boy. Ano kaya dapat kong gawin, guys? Sobrang lulumo ako eh. Kahit nga ako eh. Siyempre parang ako, napakasaya kong tao. Sabi ko nga sa'yo, kahit di tayo magkapatid, lahat ng tagumpay mo, masaya ako. Kaya lang, sa balita mo ngayon, boy, parang hindi naman ako nagkulang sa'yo ng salita eh. Bilang kuya mo rin, kahit pinsan mo lang ako eh. Sabi ko, mag-focus ka sa pagiging good influencer. Okay yun eh, natulungan mo yung nanay mo. Ang ibang kapatid mo, okay na kayo. Kaya alam mo, tinan mo yung kapalit, oh. Siguro mapapayang ko na lang sa'yo, boy. Mag-umpisa ka ulit. Bata ka pa naman. Pero sana, itong pagbalik mo sa walang-wala, maging best lesson na to para umangat ka na ng dire-diretso next time. Boy, kahit anong hirap ng buhay, huwag ka magbabaka sa alis sa sugal. Huwag mo nga hatakan yung kapwa mo magbaka sa alis sa sugal. Dahil boy, malas talaga sa buhay yan. Sorry guys, pati ikaw, na-dismay ako. Hindi naman kata masisi, siyempre lahat tayo may pangangailangan. Pero yun nga, mas ginusto kong pabayaan ka kaysa maaga kitang pagsabihan that time. Kasi nga, malay ko naman kung maging okay talaga buhay mo. Pero boy talaga, walang swerte sa sugal. Walang nabubuhay na mahirap na sugal ang pinambuhay sa pamilya. Walang yumaman na mahirap na puro paglalaro lang sa sugal ang ginaatupag, boy. Magsimba ka. Umiling ka sa simbahan. Iluhod mo. Idasal mo ng taimtim sa puso mo. Humingi ka ng tawad. At humiling ka. Nabigyan ka pa ng huling pagkakataon. Hindi para sa akin yan, boy. Para sa iyo yan. At humingi ka na rin ng tawad sa mga followers mo na napagsasamantalahan mo dahil sa online sugal na yan. Ha? Sige na. Yes. Dito pa rin ako. Hindi ako magsasawang mangaral sa'yo tsaka umalalay. At least, naranasan mo magkamali. Malalaman mo ngayon kung ano yung tama. Paakyat ulit. Ha? Okay lang yun.